Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang napanood po nating lahat ng live sa Facebook na pagpirma pong muli ni Alden ng kontrata. Pero hindi na po natin focus ngayon ang ginawang pagpirma ni Alden bagkos tayo ay magtutuon ng pansin sa mga sinabing mensahe o message ni Mr. Manahan o Mr. M para kay Alden. Kung saan, hindi man pinangalanan ni Mr. M, binuking niya. At sinabi niya sa lahat, no, ang isang proyekto ni Alden Richards na siya ang half phenomenal na kumita lang naman ng 1 billion pesos, no? Siguro yung other sino nga kaya yung other half na phenomenal na kasama ni Alden na kumita ng bilyon? Wag na wag niyo pong sasabihin in our face, no, na si Catherine Bernardo 'yon dahil ang kinita lang naman ng Hello Love Goodbye ay 800 million. So ganito ang nangyari. Okay, ganito po 'yung nangyari. Kasama po si Maine sa mga video na pinakita ng GMA, may pumapatungkol po kay Maine sa mga sinabi ni Mr. M. Ito na ba ang hinihintay nating lahat? Alamin po natin ang buong detalye maya-maya lamang. At syempre, atin din pong lilinawin kung si Maine Mendoza ba talaga ang pinagkakaguluhan ngayon sa social media po, no, na nakunan ng live po sa signing of contract ni Alden. Totoo ba na isinama ni Alden si Maine Mendoza sa pagpirma niya? Yan ang ating mga dapat pag-usapan sa araw na ito, no, ng Sabaday. Sabaday ngayon eh. Sabi naman po sa inyo, di ba, wala po tayong palalampasing usapin basta tungkol kay Maine at kay Alden. Pag-uusapan natin yan sa araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming salamat. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Gina Coelho. No, sabi niya rito, Mr. Pinas, ito lang naman inihintay natin eh, matapos ang kontrata niya. Pero pipirma pa rin siya dahil yan ang trabaho niya. Pero palagay ko, wise na siya ngayon. Di na niya papayagan na makialam pa sila sa personal na buhay niya at sa buhay may asawa na mahabang panahon din siyang nagtiis pati si Maine. Laki ng sakripisyo niya kay Alden. Ganyan niya kamahal si Alden kaya ngayon ito na ang tamang panahon naman para sa love life niya. Di niya na papayagang saklawan ng buhay ng may asawa, no? Kaya nga sabi niya ito na ang panahon para sa sarili naman niya kasama na pamilya niya na si Maine at Teo, no? Magtiwala tayo ngayon kay Alden. Natuto na siya sa mga pinagdaanan nila ni Maine. Tama ka dyan, Miss Gina Coelho, no? Lahat tayo nakatutok na matapos ang kontrata ni Alden on September, no? September pa tapos ang kontrata ni Alden. Kaya akala nating lahat, hindi na siya pipirma dahil kalagitnaan ng October, wala pang desisyon si Alden, di ba? Alam natin na passion ni Alden ang pag-arte. May mga binubuhay siya kaya maiintindihan din naman nating lahat ano ang ginawa niyang yan. Nawa ay magdilang anghel po kayo. Maraming salamat po and God bless po sa inyo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Mr. Rosita Cruz. Ang sabi niya rito, basta ako Mr. Pinas, kampante lang. Dito sa new renewal contract ni Alden, may mga hindi nagustuhan si Alden kaya may mga binago siya. Kaya hindi pa siya nag-renew. Siguro sa kontrata niya, isinama niya si Meng na magkaroon sila ng project at hindi na pakikialaman ang private life niya. Kaya siguro, nagkasundo na kaya natuloy na ang renewal contract niya. May karapatan naman siya na busisiing mabuti kung ano ang mga nakalagay sa kontrata. Naging wise na siya ngayon, hoping na wala nang pagbabawal sa mga gagawin niya at liligaya na tayong mga Aldab at ADN sa 2022. God is good and thanks Mr. Pinas, update and stay safe always. That's what I am talking about, Mr. Rosita Cruz.
pinabago po ni Alden, pinarevise po ni Alden ang kontrata na binigay sa kanya noong September kaya hindi po siya pumirma. Kinabahan po ang boss ng GMA dahil umayaw si Alden na pirmahan ang kontrata. Muntik nang mawala si Alden sa kanila pero ang tanong, ano kaya yung bagay na pinabago ni Alden? Kalagitnaan siya ng October pumirma. Diba? Nakakapagtaka, diba? Nakaka-curious. Ano nga kaya yon? Aalamin natin yan. Sa mga susunod pang panahon, tama po kayo, karapatan po ni Alden yon. At sabi nga niya, tapos na siya para sa ibang tao. Ngayon, para naman sa sarili niya. Salamat sa comments and regards po sa family ninyo dyan. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya, well, nadismayaman ako, bahagya lang. Tama kami Sir Pinas, magtiwala tayo kay Alden. Ano man ang nakasaad sa kontrata, syempre may terms and conditions naman siguro siya dyan. Kasama na ang love life, syempre si Maine, masarap din kasi sa pakiramdam na may inspirasyon ka at di na nila kailangan itago pa ang relasyon nila. Nawa ay bigyan na rin sila ng kalayaan, yan naman talaga ang pinaka-wish natin. Napanood ko sa 24 oras, ang pangarap niya, tama na. Tama, natapusin niya ang pag-aaral niya. Go for it, Alden. Yan ang greatest achievement mo sa buhay, ang makatapos no matter what happens sa career mo. At si Maine, susuportahan namin yan. We want what's best for you and Maine. Kami rin ang pinaka-defender nyo against your critics. Good luck on your new journey. Thank you and God bless. Mukha nga pong isa sa mga restrictions sa kanya bukod sa love life ay ang pag-aaral po niya. Don't get me wrong po ha. Matagal na pong nakatapos ng pag-aaral si Alden. Gusto lang po niyang mas mag-aral pa, no? Mas madagdagan pa ang kanya mga pinag-aralan ng dibdiban para po sa business. Hindi na siya bumabata. Kaya anytime na mag-decide po siya na lumagay na sa tahimik, dapat sapat ang kanyang kaalaman sa paghawak ng pera at mga businesses, di ba? Nadismayaman tayo ng very very light, pero obserbahan muna natin ang Alden na may panibagong kontrata. God bless po, Miss Doris Latupan. At ito na nga, tulad ng aking sinabi, ang focus po natin ngayong araw ay ang nilalaman ng mensahe ni Mr. Manahan kay Alden, kung saan sinabi niya na half si Alden ng phenomenon na nangyari na umabot sa 1 billion ang kita. Ang tanong ng mga netizens, Mr. Pinas, sino yung tinutukoy ni Mr. M? Si Maine po ba? Dahil imposibleng maging sikat rin yun dahil 800 million lamang po ang kinita ng Hello Love Goodbye. Pero ang kinita po ng Imagine You and Me ay hindi po nila dine-declare. Tanging mga director lang ang nagtantya kung magkano ang kinita ng Hello Love ng IAM no, ng Imagine You and Me. Yan po yan ano. So balikan po natin ang mga sinabi ni Mr. Manahan. Sabi niya, phenomenal. Di ba? Kilala naman natin ang nag-iisang phenomenal couple, Maine at Alden lang po yun. Sabi nga ni Mr. Manahan, hanggang ngayon, hindi pa po nabibreak ang record nila ni Alden. Pero, bakit hindi pinangalanan ni Mr. M? Napakasimple lang po, nandun po kasi ang presidente ng GMA na pasimuno po ng lahat. Diba? Pero masaya po si Alden dahil nagkakaintindihan po sila ni Mr. M. So yun pala ang katotohanan na tinitigdan ng mga netizens. 1 billion pala talaga ang kinita ni Maine at saka ni Alden. Kaya naman pala tunay na kinainggitan at pilit na pinaghiwalay. Pero sana ito na ang panibagong simula. Para naman po sa sentro ng ating mga updates. Habang ako po ay nasa Nuvali sa akin pong trabaho, no, kagabi po yan, kaninang madaling araw, ang daming pong nagpadala ng larawan sa amin at sinasabi nilang paki-check daw po kung si Maine ba talaga ang nakita sa camera ng GMA noong live po sila ng signing ng contract ni Alden. Bago namin ito sinuri, no, sa loob-loob ko lang naman, ano, ang tanong ko lang sa sarili ko, ano naman ang masama kung talagang sinamahan ni Maine si Alden sa pagpirma ng kontrata? Diba? At nang makita nga namin ang larawan, kahulma, kakulay, at mababakas mo talaga ang isang Maine Mendoza, no, na naka-face mask. Nahagip po ng camera nila. But then again, ayaw naming umasa dahil wala naman tayo sa lugar na talagang tunay na pinangyarihan ng event na yon. Wala po tayong HD na picture. Kung yan po ang ipanglalaban natin sa mga kurimaw, sasabihin lang nila masyadong malabo ang picture. Kaya isa sa mga photographers po ng isang tabloid na nandoon po kahapon sa lugar kung saan nangyari po ang signing of contract, amin pong kinakausap na ang photographer na ito para po makumpirma ang lahat.
Okay? Maigi po na sigurado tayo kaya kailangan po namin gawin ito. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, malaya ka na mag-comment dyan sa comment section natin. Kailanman hindi namin to isinasara. Okay? Pag-usapan natin lahat ng iyong katanungan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Thank you.